Mangekyo Sharingan abilities ni Sarada Uchiha ay re-reveal na sa palapit na chapter ng Boruto 2 Blue Vortex. Nakaset na nga ang stage para dito sa labanan na Sarada vs Shinju Hidari. Paano nga ba mangyayari ang labanang ito? Pag-usapan natin yan. Pakipindot nga muna ang like button at atin na ngang simulan. Itong laban ng Sarada Uchiha versus dito nga sa Shinju clone ni Sasuke na si Hidari ay matagal na ngang isinet up ng Boruto writers. Una ngang itinaguyod ni Kishimoto yung stage ng labanang ito sa chapter 6 ng Boruto. Noong time na ina-explain nga ni Boruto kay na Sarada at Sumire ang sitwasyon ni Sasuke at lahat-lahat. Dito nga sinabi ni Boruto na si Sasuke nga daw na ama nitong si Sarada ay na-absorb ng 10 tails. At naging isang puno nga. In-explain nga din dito ni Boruto na matapos nga daw ma-absorb ng 10 tails itong si Sasuke. At yung iba pang biktima ng mga Clogrimes ay nagtra-transform nga daw sila bilang mga Divine Tree o Shinju. At dito nga guys ay bago pa man tuluyang matapos ni Boruto yung kanyang explanation dito na dapat dito nga ay sasabihin na ni Boruto na may mga Shinju nga o bagong mga humanoid na gawa sa Shinju o Ten Tails na may isip at may mga itsura nga na hawig ng mga biktima nito. Ang mga Shinju clone at isa nga dito ay clone ni Sasuke na si Hidari nga. Pero hindi nga dito nabigyan na matapos ni Boruto yung kanyang explanation dahil biglang ang umatake dito si Mitsuki. Kaya nga hindi dito nalaman totally ni Sarada yung buong explanation. Pero sa chapter 8 nga ng Boruto ay dito na nga sumugod si Hidari at Jura sa Konoha. At dito nga inannounce ng Konoha Barrier Team na ang chakra signature nga daw ng isa sa dalawang halimaw na ito ay mismong chakra nga ni Sasuke. At ikinagulat nga ito ni Sarada dahil ang sabi nga ni Boruto ay na-absorb nga daw ng Shinju o Jubi si Sasuke. Kaya nga dito ay ina-analyze nga ni Sarada yung buong pag-uusap nila ni Boruto sa chapter 6. At dito nga maaalala ni Sarada na hindi nga tapos yung explanation na binigay ni Boruto sa chapter 6. Kaya nga dito ay lalong magiging curious itong si Sarada kung sino nga ba talaga itong Ten Tails na may chakra signature ni Sasuke. Si Sasuke nga ba talaga ito o totally ibang nila lang? Kaya nga dito sa chapter 9 ay makikita nga nating nagmamadali talaga itong si Sarada at Sumire na makapunta sa lokasyong ito. At malapit na nga silang makarating guys sa lokasyon na kung saan nilabanan ng Team 10 at Himawari itong si Jura at Hidari. Ngunit siguradong kapag dumating na nga dito si Sarada at Sumire ay iba na nga ang magiging sitwasyon. Dito nga kasi ay sa oras na makarating dito si Sarada ay wala na nga ang Team 10 at si Himawari dito dahil tumakas nga sila gamit ang ibon na gawa nitong si Inojin. At siguradong kasunod nga ng pagtakas ng Team 10 ay susundan nga at hahabulin nga sila nitong si Jura dahil sa purpose nga ni Jura na makapture itong si Himawari. At siguradong hindi nga magpapahuli at susunod nga sana talaga itong si Hidari dito kay Jura. Pero dito nga ay bigla siyang mapapahinto dahil biglang ang dadating dito si Sarada at Sumire. At dito nga magsasabi siya kay Jura na magpapaiwan muna siya dito dahil andito nga si Sarada Uchiha, ang original target nitong si Hidari. At siguradong tatanggapin nga ni Jura itong request na to dahil alam nga ni Jura yung nararamdaman ni Hidari dahil target din naman niya itong si Himawari at Naruto. At ito nga yung magiging priority nilang lahat, ang capturein o patayin yung kanilang mga targets. At dito na nga magsisimula ang laban sa pagitan ni Hidari at Sarada with Sumire. So paano nga ba yung magiging progression ng labanang ito? Sa una nga medyo malilito pa itong si Sarada dahil sa una nga hindi pa niya maiisip o iisiping manalo o mapatay itong Shinju na ito. Kundi titignan nga muna ni Sarada kung si Sasuke nga ba talaga ito. Una nga makikita ni Sarada dito yung fighting style ni Hidari na katulad ng kay Sasuke. Pagdating sa Chidori at sa iba pang mga jutsu hanggang sa sword style at taijutsu. Pero mararamdaman nga ni Sarada na magkaiba talaga si Sasuke at Hidari base nga sa emosyon, pag-iisip at mindset nitong si Hidari. Kaya nga siguradong matapos makipagpalitan ng ilang blows dito kay Hidari ay marirealize nga dito ni Sarada na hindi ito si Sasuke. Isa lang siyang halimaw na threat nga para sa Konoha. At bilang isang ninja na magiging future Hokage nga ng Konoha, ay gampanin nga daw niya na protektahan ng Konoha citizens at buong Konoha mula sa mga katulad ni Hidari. At dito nga ibubuhos nitong si Sarada yung kanyang kapangyarihan laban dito kay Hidari. At during this process ay siguradong i-activate nga dito ni Sarada yung kanyang Mangekyo Sharingan. During the past 3 years nga guys ay hindi natin alam kung hanggang saan or to what extent yung naging training nitong si Sarada. At kung gaano siya kalakas dito sa timescape at kung paano nga nagprogress yung kanyang Mangekyo Sharingan since the first time na nag-awaken ito sa chapter 80. Pero sigurado nga na tulad nga ni Mitsuki ay may lakas na rin itong si Sarada na sapat na para makipagsabayan sa mga god level opponents. Kung ikukumpara nga siguro natin itong si Sarada sa full powered Sasuke na may Rinnegan, siguro nga ay hindi pa niya maihigitan yung Sasuke na yon. Pero at least nga ay nasa Kage level na itong si Sarada. At siguradong may special ability nga yung kanyang Mangekyo Sharingan. At yung kanyang Mangekyo Sharingan nga in general ay mayroon niyang potential na masigitan pa yung visual prowess na mayroon nitong si Sasuke for sure. At sigurado nga guys na ito nga yung ititease sa atin sa susunod na chapter. At malaki nga ang chance guys na ito nga yung maging cliffhanger.
Itong Mangekyo Sharingan ni Sarada sa last panel ng chapter 10 para mabitin tayong mga fans at ma-excite lalo sa chapter 11. Pero yun nga, siguradong magaganap yan, ang Sarada versus Hidari sa next chapter, at ito nga yung magiging focus sa mga susunod na chapters. Kaabang-abang naman talaga, at pasensya na dahil medyo bulol ako dahil kakapa-adjust ko lang ng braces, medyo maano pa. What you think? Comment down below at syempre subscribe sa ating new channel kung saan ako mag-upload ng sobrang lulupit na videos na aabangan nyo talaga. Yun lang, bye-bye!